Eto, ang galing. Look at your car! Shock target! Oh my gosh! Pa, sa po kayo pupunta? Sa baba, tatanggalin ko lang yung slow sa kotse. Marami. Marami? Oo, puno. Tulungan ko na kayo. Tulungan mo ko para ma-exercise yung katawan mo. Oo, tara. Silipin ko nga dito pang. Oh my gosh, ayun yung kotse ni Papo. Pupuntahan namin yan, dilinisin namin. Wow. What's up sa inyo mga kababayan, kamusta kayo? Tatanungin nyo, okay lang. So ngayon, Sunday afternoon dito sa Summerside Prince Edward Island mga kababayan. So kagabi, nagkaroon ng snowstorm. Kaya naman, nagigaydan yung kotse ni Papa. What? Alis kasi sila Papa mamaya. Tutulungan ko si Papa. O tingin ko kaya naman tanggalin ni Papa mag-isi yan. At papakita ko lang sa inyo. Ito, titignan natin yung pagtanggal ni Papa ng snow sa kotse niya. So makikita nyo mga kababayan, ito kasi, itong snow na to, kagabi lang to. Buti na lang po pang yung snow kagabi, wala siyang ulan. Kasi kung meron pang, talagang ano eh. Ayun, kung basa yan, kuhan, matigas. Matigas to. Hindi. Ito pa lambot. Tingin mo pang mga ilang ano yan pang, huh? Kano kakapal yan? Tingin ko mga 6 inches yan. Oh yan, mga 6 yan. 6 no? Ayun, tingin nyo papakita ko sa mga kababayan. Ano ang kapal niyan? Pa, yung pagdating ko po dito kanina, nakita ko itong pala. Sabi ko na nagpala na kayo dito. So, ini-imagine ko pang kung ano yung itsura nito kaninang umaga sa sobrang daming snow dito. Siguro ito, pinaglalagay nyo rito, no? Bunga po yan dyan kanina. Pang, o nga rin pala po pang, itong gulong na yan pang, kailangan nyo rin mamaya pala na sundut-sundutin to, yung gulong na yan. Kasi pag hindi nyo tinanggal yan, parang magsishake-shake-shake siya. Kaya kailangan yung linisin din. Kuan, mayroon tunog pag magtakbo dyan. Oh, parang nagsishake-shake-shake siya pa, no? Ang lambot ngayon ng snow. Lambot. Hindi siya matigas. Mabilis lang siya matanggal. Yan, yan. Ano yun? Baka blower yun pang, no? Hindi kaya. Ayun yung nagtatanggal ng snow, mga kababayan, no? Yan, yan yung nagtatanggal ng snow. Yan, dito. Alam nyo kasi mga kababayan, no, dito kasi sa lugar namin to, yung lugar na inuupahan namin ng bahay. Dito sa lugar na to, yung nagpapaupa dito, sila na rin yung bahala sa pagpo-flow ng snow. O sila yung nagtatanggal ng snow. Kasi kung mapapansin nyo ito, dito sa garahe din namin, kung mapapansin nyo, yun, wala nang snow dyan. Pagdating ko kanina rito, wala na siyang snow. Maganda yung pang, no? Kasi hindi na tayo abala, no? Magpapalapala ka pa. Katulad nito, makapal yung snow ngayon. So ano masasabi niyo doon pa na sila na rin yung bahala sa pagpo-flow, pagtatanggal ng snow dito? Maganda yun kasi yun nakakatipid. Mahal kaya yung magbayad doon. Oh, kasi may nakikita nga ako sa ano, sa mga kalsada, snow removal. Yung parang uupa mo pa yung truck nila. Yung katulad ng dumaan pang. Tsaka sa summer din pang eh, no? Yung ito, yung dyan sa may lugar na yan, sa damuan. Sila na rin yung bahala doon sa pagtabas ng damo. Sila nagtatabas. Yun, tapos na si Papa. Ganun lang kabilis. Napakabilis. So ang gagawin ni Papa ngayon dyan, siguro papalahin ni Papa to. Yung paligid na itong kotse. Anong kapal niya, no? Snow na yun, no? Siguro pwedeng gumawa ng snowman dyan pang. Pwede. Gawa kaya tayo ng snowman dyan, trip lang. Ayan, tatanggalin ni Papa ngayon yan. Grabe. At alam nyo ba mga kababayan, no? Since May 2019, ngayon lang ako naka-experience ng ganitong karaming snow. Ilang oras lang. So, nag-start yung snow kahapon pang. Hapon na yun pang, alas 3 po tayo pa, no? Tapos, magdamag. Hindi ko alam kung anong oras kanina madaling araw tumigil yung snow. Yun, kanya na karami yung snow na binigay niya. Ayun, dami. Hanggang tuod na ni Papa yan. Ang kapal, eh, oh. Ano yun? Ang dami. Paalam nyo kanina umaga bago ako pumunta rito. Ginawa ko rin yung parehong ano, yung anong ginagawa nyo ngayon. Tinanggal ko rin yung snow sa ibabaw ng kotse ko. Napakarami. Alam yung ginawa ko, yung kotse na yun, nakapark pa yun kagabi dun sa company namin. Hindi ko na siya kinuha after work papunta dun sa ano, apartment namin. Nandun lang nakapark siya sa ano, parking ng company. Kasi nagdada na ako, grabe yung ano, grabe yung lakas ng snow eh. Kasi sobrang kapal niya na talaga. Sobrang kapal niya talaga. Bago pumunta rito, yun, tinanggal ko talaga siya. First time ako nakatanggal ng snow na gano'ng karami sa kotse ko. At kung ano nangyari kaninang umaga mga kababayan, ganito yung nangyari bago ako pumunta rito kalapapa. Yo, what's up mga kababayan, no? Karoon kami na snowstorm kagabi. So ngayon, isa to sa mga talagang ginagawa talaga namin dito. Bago namin makuha, masakay yung sasakay namin pagkatapos ng snow. So sabi nga namin nila Marvin, first time nangyari sa atin itong ano. Oo, pre, ganito kataas. So ang gagawin ko, syempre, maganda at malambot pa yung snow. Tanggalin ko. Para yan, pinapala niya. Buti malambot lang. Malambot pala ang snow ngayon. Buti hindi sinamaan ng ulan.
Oh, ayo nga no. Buti walang ulan kagabi. Tigas na yun. Ano to, ay satisfying to pre. Tignan mo. Sige. Tignan yung mga baba. Oh, oh, nga no. Oh. Oh. Yo, may pinto na. May pinto na. Ito na pre. Oh. Malambot pa. Buti talaga pre. Walang ano kagabi. Oh, walang ice. Ay, walang ulan pre. Ulan. Pag may ulan, wala. GG na to. Kita na, nakikita na yung aking kotse. Imagine, oh, pre, paano kaya pag nandun ka sa ibang lugar, no? Pupunta ka ng trabaho, kada umaga ng ganito buhay mo, bago ka pumasok ng trabaho, ganito yung gagawin mo, no? GG na, everyday. Pero siguro talaga may nakaka-experience ng ganun. Mamaya, papakita natin yung kotse ni Marvin. Grabe, pre, oh. Kapal eh no? Kapal oh! Grabe oh! Shoutout nga pala sa nagsabi sa akin pre, may nagsabi sa akin kanina si Kerolan sabi. Oh. Dapat daw pag ganito ang sitwasyon, unahin mo talaga yung bubong. Bubong? Bago yung sa baba. Kasi meron ako dito pinalo sa baba, para isang pala lang. Oo nga no? Oo nga no? Oo, galing din idea niya eh. Uy, salamat doon. Sa tips na yun oh, ganun gagawin ko. Ikato ka ba pre? Patanggalin yun oh? Oo, nasa loob. Gamitin ko muna yun mamaya. Mamaya ako nalang tatapusin itong sa akin. Tignan natin yung kotse mo, Vin. Paano nangyari? Ayun, kotse ni Marvin, oh. Tignan nyo, kagabi lang yan. Paano kaya pag dalawa, tatlong araw na sunod-sunod to? Ang taas, oh. Kasi taas na ng kotse. Nakuha dito. Lahat ng naplow, dito pinunta. Sa pinahandar ko na rin. Ang problema kasi nung sa akin, wala akong remote start. Ay, oo. Oo. Nga. So, paiinitin ko pa yun pag nabuksan ko yung kotse. Yan, sa kay Marvin, oh. Tignan nyo. Ito papalain ko mamaya yan lahat para makalabas ako. Oh, pre, ba madulas ka? Wala ata rin pasok ko ngayon. Hindi ko alam, pre. Wala pa, hindi ko alam kung may pasok. Nipasok kami mamaya, mga kababayan. Hindi namin nalang alam kung anong oras. Dito kami naghahanap buhay ni Marvin, oh. Yan, yan yung company namin. Yesterday. Grabe yung snow, oh. Jesus Christ. Hey, Jesse! Oy! Grabe yun. Grabe. Grabe. Yeah, man. Hi. Ikaw tayo plus, ya. Basta gusto. Eto, ang galing. Look at your car. Huh? Shot casing. Oh my gosh. Tomorrow. At ito na nga mga babayan, sabi ko nga sa inyo kanina na baka may bisita kaming dumating dito. Siyempre, kailangan namin na palahin yung mga yelo na dito sa tapat ng bahay namin. Kasi siyempre, para din sa amin, para makalabas at saka makapasok din kami ng maayos so, sa loob ng bahay. So, ito nga, simula rito siguro, mapalahin ko na ito doon, papunta ron. One minute, 37 seconds later. Pagod din. Pangalam nyo yung bata-bata pa ako, syempre, bago ako dumating dito. Pag nakakita ko ng snow dito, yan sa picture, sinesend nyo sa group chat natin. Syempre, pinapangarap ko rin na sana dumating yung araw na ano, makakapagpalapala rin ako ng yun. Pagkakataon mo na yan, ubusin mo yan. Tapos, nadalangin ko talaga na simula nun, yung kahit nga sa Pilipinas pa ako bago mag-Taiwan. Pinapangarap ko talaga sabi ko sa sarili ko na Lord, sana pag loob mo makapag-Canada din ako. Tapos yun, dumating na rin yung punto ng buhay na hindi ako nawala ng ano. Ang pananampalataya kay Lord na sabi ko, sana makapunta rin ako ng Canada. Yun, niloob niya naman. Ganun nga rin mga kababayan, no? Kung kayo ay may dinadalangin sa Panginoon, hintayin nyo lang, magkaroon lang kayo ng faith o pananampalataya. Pagkakaloob din niya ni Lord. Kung hindi man next year, hindi man 2 years from now, pwedeng 5 years or 10 years from now, pangatulad sa akin. Yun, niloob ni Lord na nakarating ako dito sa Canada. So, have faith mga kababayan ni pagkakaloob din sa inyo. Tuloy ko na ito pa. Tuloy mo na. At alam nyo ba mga babayan, sabi sa weather forecast dito na tatagal to ng 7 days o isang linggo. What? Yung ganitong klaseng weather, itong pa-snow-snow na to. Hindi ko alam anong susunod na mangyayari dito. Na sana naman kung mag-i-snow, huwag naman masyadong marami kasi medyo mahirap eh. Pag kukunin nyo yung kotse, laging binubungkal muna bago magamit. Kaya naman abangan yung susunod kong vlog na gagawin dito sa Canada, dito sa lugar namin. At ito nga pala mga babayan, gusto ko nga pala magpasalamat sa inyo no, na 37 subscribers na tayo dito sa YouTube channel natin. At kung hindi ka pa nakapag-
subscribe. Please consider mo naman na mag-subscribe. Press mo notification bell para hindi mo ma-miss yung mga next upload na gagawin ko, lalo na ngayong winter dito sa lugar namin, na sana naman huwag masyadong maraming snow na dumating sa mga darating na araw. So sa next vlog na lang, mga kababayan, na stay safe sa atin lahat. Iwas tayo sa virus, mga kababayan, ha? Stay safe and God bless.